guys! Welcome back to my channel, and for today's video, pag-uusapan natin itong stay home safe. What is stay home safe? Ito po yung mobile application dito sa Hong Kong na it is mandatory 14 days quarantine pagdating dito na mag-quarantine ka ng 14 days at kailangan mong mag-download nito sa iyong mobile application para for contact tracing. It is a government mobile application. So, napaka-high-tech po nila at saka kailangan po yung wristband pagdating dito yan, kinakabit yan sa atin para matrace talaga tayo kung talagang naka-home quarantine. At saka napaka-ganda po ng ano nila kasi every time talagang be-verify sila kung nasaan ka, hindi ka po pwedeng lumabag sa mga guidelines nila kasi napakahirap po kasi pumunta po tayo dito para kumita ng pera. Gaya ko, OFW lang ako kaya hindi ako pwedeng lumabag sa mga guidelines. So, iwasan na lang po natin yung mga ganon pagdating dito. Kailangan po tayong matutong sumunod sa mga guidelines at rules policy ng Hong Kong government. So yun, at para iwas na rin sa problema, at ipapakita ko nga sa inyo kung paano siya nagbe-verify. So, ayan nga, nagbe-verify na naman siya. I-click lang po natin yung verify na yan. And then, scan. Ganun siya. Every time, nagbe-verify po siya. Ito po kasi yung guidelines and policy ng mga new arrival dito sa Hong Kong. Kailangan mo nang mag-undergo ng 14 days quarantine at saka under monitor talaga. Kailangan kung nasaan yung address na nakalagay, pagdating mo dito talagang dun ka lang at hindi ka pwedeng lumabas. Kaya para hindi tayo magka-problema, sumunod na lang tayo sa mga policy at guidelines ng Hong Kong. Stay home safe para hindi mag-spread yung virus. Kaya wag tayong magiging pasaway pagdating dito at matuto tayong sumunod sa mga guidelines nila kasi mahirap pong ma-punish. Pwede kang makulong or pwede kang magmulta ng napakalaking halaga. So kailangan lang po tayong sumunod. Yun lang po yung tips ko guys para maiwas po tayo sa problema. So, kung isa ka rin sa mga pupunta dito sa Hong Kong as OFW or tourist or anything, yan, kailangan mong mag-download ng Stay Home Safe sa iyong mobile apps. And then, pagdating mo sa airport, magsuswab ka, tapos lalagyan ka ng wristband for contact tracing, and then i-verify yung address kung saan ka nga magkua-quarantine ng 14 days, and then pagdating mo doon sa address na quarantine place mo, doon ka pa lang mag-i-start ng i-activate mo yung quarantine days mo. May pipindutin ka doon na I am home now doon sa may application na yon, so doon pa lang mag-i-start yung quarantine days mo. So, every time, anytime, nagbe-verify. So, yun nga yung gagawin mo. Just click verify and scan mo lang yung QR code doon sa wristband mo. And then, yun nga, habang naka-quarantine ka, after 10 days or 12 days, iswa-swab test ka ulit. Merong mga healthcare na pupunta dito. So, ayun, magsuswab test ka ulit. So, before matapos yung 14 days quarantine, itetest muna kung okay ka. And then after nun, pag negative na at okay na, pwede ka nang lumabas. And then pwede mo na rin i-uninstall yung Stay Home Safe na application at pwede mo na rin tanggalin yung wristband. So take note, wag po nating tatanggalin yung wristband habang naka-quarantine tayo kasi bawal po yon. So kailangan lang nating sumunod sa mga guidelines para maiwas po tayo sa mga problema. So, yun lang po yung mga tips ko sa inyo. Lalong-lalo na sa mga OFW na kagaya ko na
first time pa lang dito sa Hong Kong. So, ganun lang po yung gagawin natin. Mag-ingat po tayo at sumunod. At yun lang po yung mai-share ko sa inyo based on my experience. At sana may natutunan kayo. At hanggang sa muling mga video tutorials. At pag di ka pa naka-subscribe, please don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para sa mga upcoming videos. At maraming salamat until my next video. Bye!